Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Tawa. At meron tayong panonooling video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko, sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa atin lahat mga kababayan, sa mga panikin ng digdig na ron, dito na naman syempre, tayo. Syempre, no, bago natin simulan, ito nga pala, ang boses ni Sir Badong Arratales. Ayan, supportan din natin ang kanyang channel mga katunay. Ha? Tuloy natin. Episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tinawag po na sinabi po ni Representative Franz Castro sa ating Vice President Sara Duterte, huwag niyang diktahan ng House, at tinawag pang shameless o hindi na marunong mahiya ang ating Vice President. Grabe, no? Huwag niya raw diktahan. Huwag niyang pakialaman. Lakas, hindi ka na marunong mahiya. You are shameless. Yan po ang mga tinuran nito ni Franz Castro sa ating Vice President. Pero ang leadership po ng House of Representatives ay susunod daw po sa ating Pangulo. Ang ganda po ng ano, no, ng wordplay ng mga to. Wordplay. Na ang prediction natin kahapon, may isang mapapahiya eh. Isa sa mga magpinsan na mapapahiya, kung hindi yung Pangulo yung mapapahiya, yun pong speaker na pinsan ang mapapahiya. Dahil hindi sila pwedeng walang posisyon eh, di ba? Okay, ngayon po alam na natin kung sino yung napahiya. Kaya lang, dahil sa play of words nila, medyo hindi mabigat, no, yung pagiging yung pagkapahiya nila. Okay, yan po mapag-usapan natin. Yung pong sinabi ni Castro. At saka ito pong sinabi naman ng mga House leaders na susunod sila sa kagustuhan ng Pangulo. Si Castro, no, banat ang banat. Yan po pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito po ang sinabi nito ni Castro, ang tindi. Huwag niyang diktahan ng House. Sabi ni Castro kaya Vice President Sara Duterte for allegedly interfering in House affairs. Ha? Dagdag pa ni Castro. Nagtataka lang ako doon sa ating Vice President, doon sa kanyang statement, doon sa kanyang shameless interference. Walang kahihiyang anong tawag doon? Panghihimasok sa aming trabaho ng co-equal branch like the Congress. Antindi, no? Una, hindi po nakikialam si Vice President Sara Duterte. Ang linaw po na sinabi, pinaalalahanan ko po kayo. Linawin lang natin ha, kung ano yung sinabi talaga ni VP Sara. Baka iba naman yung iba na yung pagkaintindi nito ni ano ni Castro. Ayun, no? In light of the sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our president, pinaalala lang po ni Vice President Sara Duterte, na ang Pangulo ay mayroon pong posisyon sa ICC. Hindi po siya nakikialam. Nire-remind lang po kayo. No? Hindi po niya kayo pinakikialaman. In fact, pinapaalalahanan kayo. Kasi kung hindi niyo pa po alam, si Vice President Sara Duterte ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bayan. Ibig sabihin, nire-remind kayo. Baka nakakalimutan ninyo na yung Pangulo ay may sinabi na dyan. Okay. Kumbaga, siya yung pangalawa sa pinakamataas dahil nga president as vice president, pero hindi siya binibigyan ng galang, no, ng mga tao, ng mga ibang politiko, no? Ay pinapakita talaga nila na against sila sa mga Duterte. At saka yan nga yung pagtakbo ni VP Sara na tumutunog sa 2028 is
kung hanggat maaari is maharang kung mahaharang. Kung mahaharang talaga. No? Kaya nakikita mo dito, no, kung sino talaga yung mga tao na against sa kanila. Kasi halos sila lang lagi yung nagiging topic. Sila yung laging napapag-initan. Wala nang iba. Diba? Sila lang yung tinututukan ng mga tao na gustong humila sa kanila pababa. Wala nang iba. Eh halos yung problema nga ng bayan eh, hindi na natin madinig, no, na tumutulong sila para magkaroon tayo ng magandang pamumuhay, tayong mga Pilipino, na maging maayos naman yung ano natin. Kumbaga, mas busy sila rito sa pagpapababa, pagpapa-impeach kay BP Sara. Doon sila nagiging busy, no? So alam mo na eh. Dahil ano sila eh, natatakot sila kapag nanalong presidente yan. Alam na nila mangyayari. 'Di ba? Alam na nila. Kaya hangga't maaga is kumikilos sila. No? Kung sakasakali na matsambahan nila na mahila nila yan pababa, o eh baka magawa nila. Pero sa tingin niyo mga katunay, magagawa ba nila yan? Tuloy natin ang sinabi nito ni Castro. Ginagawa natin ang ating tungkulin. Baka siya yung unconstitutional na ginagamit pa yung letterhead ng OBP. Ha? Unconstitutional agad? Pinaalalahanan ka lang ang constitutional na agad? Paalala lang naman yun. Ang bilis nila mag-akusa, no? Baka si BP Sara daw yung unconstitutional. Lahat kay Castro, big words, shameless, unconstitutional. Ang lalaki. Kasi kapag ikaw talaga, inis ka o galit ka sa isang tao, no? Kahit konti lang ang sabihin niya eh, kahit mababaw lang ang sabihin niya o hindi naman niya tinutukoy na ganito, ganyan, ganyan, is magiging big deal sa kanya yun eh. No? Doon sa taong galit doon eh. Diba? Kung kay BP Sara, pare, galit ako dyan. Ganito, ganyan, ganyan. May madinig ka lang sa kanyang konting salita, masama na agad. Umiinit agad ang dugo mo. Diba mga katunay? Yung mga, ang lalaki po ng mga words na ginagamit eh. Pag pinaalalahanan ka, unconstitutional, tuloy natin. Dito sa pagdinig kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon. Yan. Sa ICC. Referring to the Vice President. Okay. Tignan po natin ha. Yung sinasabi po ni Castro. Sino talaga ang nakikialam? Ang pinag-uusapan ninyo, resolution para yung ating sa kay Castro na mismo, baka sabihin nyo, nagbibigay ako eh. Ito po, ginagawa natin ang ating tungkulin, ayan, to influence or lecture kami. Ayun, ayaw niya palang influence or lecturean sila. Okay. Dito sa pagdinig, kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. O, tanong ko, ano yung pinag-uusapan yung resolusyon? Ano ang pinag-uusapan nila resolusyon? Resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Okay, ulitin natin ha. Yung akusasyon ni Castro. Ang akusasyon ni Castro, huwag kang makialam. Huwag mo kaming diktahan ng ginagawa namin. Nagtatrabaho kami. Yung tungkulin namin, pag-usapan yung resolusyon para, ha? Ano na nga yung para saan yung resolusyon? Para mag-cooperate yung gobyerno. Sino ngayon na nakikialam? Kayo nga, pinaalalahanan. Maganda yung wordings kasi ni Vice President, kaya hindi mo naiintindihan, Castro. Pero ang sinabi ni Vice President, kung ako po magsasalita nun, pinapaalala ko sa inyo mga congressman, hindi nyo trabaho ang makialam sa ICC. Hindi nyo trabaho ang makipag-deal sa ICC. Hindi nyo trabaho ang diktahan ng Pangulo kung anong gagawin niya sa ICC. Wala kayong trabaho. Actually, hindi kayo gumagampan ng inyong trabaho sa pagtalakay nyo ng resolusyon tungkol sa ICC. Dahil ang ginagawa ninyo ay panghihikayat sa Pangulo na may trabaho ng may tanging trabaho ng pakikisalamuha sa ICC, hihikayatin nyo lang yung Pangulo ng Pilipinas. Tama yun, may sariling pag-iisip naman yung Pangulo natin. So ang ginagawa nila, parang dinidiktahan nila na ganito, ganyan ang gawin mo. Diba? Samantalang si BP Sara hindi naman ganun ang ginagawa niya.
baga hindi niya naman pinapangunahan, pero sila is parang dinidiktahan nila kung ano yung dapat gawin ni PBBM. Pero siguro naman si PBBM hindi naman ganun-ganun na basta-basta na lang makikinig. At lalong-lalo na eh, kaibigan niya naman to si BP Sara. Huwag na natin tignan yung pagkakaibigan nila. Yung pagiging pangulo niya na lang. Diba? Kasi nga, dapat may sarili kang desisyon. Hindi dapat manggagal. Siguro may mga ano rin naman, may mga kailangan makinig ka rin sa kung ano yung suggestion. Pero kung alam mo kung ano ang tama at mali, yun ang dapat mong malaman eh. No, kasi ikaw yung pinakamataas na nanunungkulan sa bansa. Kailangan may sarili ka paling desisyon kahit na may marinig kang ganun. Kung ano ba yung magiging desisyon mo, kung tama ba yung nadidinig mo o mali ba yung nadidinig mo. 'Di ba? Puwersahin niyo kayo. Mm. Hindi baliktad. Kayo. Natawa naman ako rito kay Pascual. Wala ba kay ibang mabato? 125 pa rin sa bagay. Pag dilawan nga, hanggang ngayon, dinaya kayo, di ba? Si Lenny pa rin ang bang presidente nyo. Ano ba yan? Hanggang ngayon, di ba matapos yung issue ng dayaan na yun, Marius? Kayong mga dilawan, nakakaawa kayo. Araw-araw may bagong pinagtatalunan. Eto ha, pasensya na kayo, 1 minute lang para sa mga dilawan. Araw-araw po may bagong pinagtatalunan yung Tambi followers, Tambi vloggers, at saka yung mga Duterte supporters. Araw-araw may bago kami pinagtatalunan. Kayo hanggang ngayon, 125 million pa rin. Hanggang ngayon, nadaya pa rin si Lenny. Mag-upgrade naman kayo ng 2 million sa utak. Ang tagal-tagal na yan eh. So ako, hindi ko nga malaman kung saan siya dinaya eh. Eh, kitang-kita naman kasi sa botohan, Mario Josef talaga. Laki-laki talaga ng lamang. Para makasabay kayo. Naiiwan na kayo ni Tambi, oh. Hindi na namin kayo kalibel. Hindi ba kayo nahihiya? Wala bang bago? Hindi ba kayo nag-uusap? Okay. Balik po tayo rito. Representative Castro, kayo po ang nakikialam sa trabaho ng presidente. Mm. Hindi niyo po pakialam, wala po kayong pakialam sa ICC. Ang vice president po, natural na palalahanan kayo. Dahil siya, administrative administration, siya po, narito po sa executive pala, I mean, bura-bura. Yung vice president po, executive, no? Pangalawa po siya sa Pangulo ng Pilipinas, mm-hmm. Na pinakamataas na tao sa Pilipinas. Ang gusto niyong pakialaman, yung trabaho ng isang pangulo. Yun, natating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratales na binigyan natin ang reaksyon. Ayan mga katunay ha, halos si Franz Castro talagang agresibo, no? Kay BP Sara din. Ang daming kalaban ni BP Sara, no? Sa Kongreso, no? Grabe. Nagkakampi-kampihan na silang lahat doon. Oh, kumbaga, ano? One versus all. Oh. Oh, sige, tignan natin sa 2028 kung ano mangyayari. Comment lang po kayo mga katunay sa inyong mga komento. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.